What's up guys, Mathematic here at sa vlog na ito ay sasakyan natin ang sa masasabi ko na pinaka-pogi na bus na tumatakbo sa Bicol. Mahaba-haba at medyo ma-action ang ating biyahe kaya get ready. Teka lang, alamin na ang linya ko. Bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Dito tayo ngayon sa garahe ng Kagsawa dito sa Tabaco City. Thank you nga pala kay Kuya Charles Pacheco na nagturo sa akin kung saan ito makikita. Shoutout sa iyo, Kuis. Saktong pagdating ko dito ay naghahanda na sa biyahe itong si Charlie Bravo. Given the fact na matagal na itong bus na ito, kitang-kita na sobrang kinis pa din ng itila nito. This shows na mataas ang standard ng Kagsawa when it terms in maintenance at pag-aalaga. May tatlong uri ng bus sa Kagsawa ngayon. Ito ay yung Royal Class na 2x2 ang upuan at Elite Class na 2x1 tulad nito. Naging tatlo ang bus types nung lumabas ang kanilang Scania 2. Ito ay tinawag na Scania Royal. Handa nga nito sa inyo chip eh, Elite. Ito mga ganito. Ayan. Itong upuan na nakalagay dito sa Bravo ay 2x1 variant ng brand na Vega Seat made from Hong Kong. Kompleto ito with footrest, armrest, legrest, and seatbelt. Siyempre, reclinable ito at lalo't napakalaki ng legroom. Panalo. Ganda. Baka siya yung mga gasgas na. Branded pati, Vega. Imported na imported. Saan ang dispatch nyo, Chief? Legaspi? At Tabaco din. Salamat, Chief. And sakto nga alis na din ang ating bus sa sasakyan. Ito ay ang Golden Dragon Navigator. Ito ang flagship unit ng Golden Dragon kaya mataas ang aking expectation. Itong upuan niya ay covered with brown leather and orange stitching. Ito ay may seatbelt at armrest. Itong dalawang pindutan dito ay para sa recliner at para mapaglayo yung dalawang upuan. I-hold mo lang yung button at hihilain para lumawak ang space sa pagitan ng dalawang upuan. Meron din itong dalawang USB charging ports sa ilalim mismo ng upuan. Ganito ang kanyang aircon louvers, very modern and futuristic. At hindi yan button guys, yan ay touch control. Which means na itatouch mo lang siya para bumukas yung ilaw and other functions. Dito naman sa likod ay ang sleeping bed ng driver para sa komportabling tulog. Palabas na tayo ng kanilang garahe. Ang pickup nitong bus ay sa Pawa Tabaco Terminal. Chicken mo grabe, chicken mo, ticket mo palang, babe. Ticket mo na tabi. Ikan na be. Duman kami sa booking tawi mga galata mo tawi ticket mo. Nakasama.
At boarding time na natin kay Charlie Hotel. Seating itong ating bus at medyo dagsa ang pasahero sa panahon itong ating pagsakay. Doon sa likod din. 33-34. Kami sa kapit na yung doon sa dulo. Ganito ang itsura ng ticket ni Kagsawa at ang ticket ay nagkakahalaga ng 920 pesos para sa Tabaco City to Manila. Ito ay may discount at kung ikaw ay regular passenger, ito naman ay nagkakahalaga ng 1,150. And paalis na tayo ng Tabaco City Terminal. Ang daan pala natin is via Ligao Tabaco Road, kaya maganda ang view na ating makikita. Initial observation, grabe yung makina, ang sarap sa tenga. Masipol na parang VNG, pakinggan nyo.
May pick-up tayo na pasahero dito sa Polanqui, Albay. Ito yung kukumpleto sa natitirang ilang upuan. Ayun yung galing mo. Ayun yung galing mo. Ayun yung may galing. Hindi ah. Ito ito yan. Ayun yung galing ng tabako. Sabi niyo yung pick-up. At binuksan din sa wakas yung ilaw. Look at that! Walang makakabantay sa ganda niyan. Kung tama ang pagkakatanda ko, itong Navigator ay co-designed with a European designer. Kaya ganito kaganda yung naging outcome. Yung design language niya is very connected up to the smaller details, kaya magandang maganda yung flow. Ito yung one of the outstanding feature ni Navigator para sa akin, yung LED grill. Kung tama ako, kaya 8 ang nag-a-appear sa grill dahil 8 ang considered the luckiest number in China, considering that Golden Dragon is a China brand. At paalam po lang Polanqui Terminal. Maya-maya ay pupwest mo na tayo sa conductor seat para mas maganda ang ating view. Dito na magsisimula ang ma-action na takbuhan natin pa Maynila. Grabe, ang gilas manakbo nitong Navigator. Akala mo walang laman sa gilas ng takbo, idagdag mo pa na napaka-okay ng play ng suspension niya. Maalon na maalon.
At nandito na tayo ngayon sa unang stopover dito sa Batok Eatery sa Libmanan. Masarap yung pagkain guys, promise, and bagong luto kaya sulit. Yung meal na kinain namin is around 120 lang kaya okay na okay. Saktong after ko kumain ay dumating na pala si Charlie Echo. Siyempre, hindi magpapahuli sa Pack Track. Madagdag ko nga pala na itong bus na ito ay 40-seater lamang. Hindi ito normal for a 12-meter bus tulad sa ibang bus company. Kapag ganitong 40-seater lang ang bus, napakalawak ng legroom. Usually, pag 12-meter ang bus, nasa 50 plus ang upuan. Just imagine, ilang rows yung nabawas para lang mapalawak yung legroom. Ito talaga ang trademark ng Kagsawa ever since na sila ay mag-operate. They value more ang comfort ng passenger than generating revenue. Kaya, good job, Kagsawa! At hindi din magpapahuli si Delta. And we're off sa unang stopover natin dito sa Libmanan. Magiging paspas yung takbo natin mamaya, kaya get ready. Medyo magiging traffic lang muna dito sandali dahil may ginagawang one-way road sa ating harapan. Kasabay natin ngayon ang one of the latest bus sa Pilipinas, ang BMMW DM22T ni Bicolis Road. Matulin din, lalo na at automatic transmission at napakalakas na makina. Thank you.
Biglang sumulpot itong ilabil. Tignan nyo. Biglang sisibat yan. At pagka nga naman talaga, isa pang DM22T at kay Fenya Francia naman. Siyempre, Volvo Power di magpapahuli. Bicol is a Rogue 217 Volvo V8R.
may dulang buhangin kanina. Huminto muna tayo saglit dito sa Villa Paraiso, Calawag, Quezon. Short stop lang muna para sa mga naiihi, although walang gano'ng bumaba dahil mga tulog na ang pasahero by this time. Dito din nahinto yung mga kagsawa na pa-southbound. At dinalaw ulit tayo ng kumpare natin si Tulog at Antok, bandang Plaritel. Nagising na lang ako, asa Lucena na tayo. Hindi ko alam kung anong teknik para hindi makatulog ng todo. On the other hand, ganun ka-komportable ito. Biro niyo, nakatulogan ko yung pinakamalubak na parte sa biyaheng ito, ang Atimona.
At nasa harap na pala namin ulit yung 829 ng Gold Trans. Nauna siguro to nung nag-stop over kami sa Lipnanan. And ito na ang ating last stopover dito sa Coy Candelaria. Ito talaga yung masasabi kong very pangmayaman na stopover. Yung aros kaldo na maliit, 80 pesos. Wala din pala naka-display ng mga ulam kasi alangan yung oras na. Pero overall, maganda yung lugar. Very modern ang dating. And we're back on the road. Nakapag-decide na ako na bumalik sa aking upuhan dahil gusto ko na magpahinga. Hindi ka din kasi talaga makakapagpahinga ng todo kapag sa conductor seat ka. At nagising na lang ako dito sa PITX terminal. Drop off na ng passengers for PITX endpoint. Tayo ay sa E. Rodriguez bababa. At nakarating na tayo ng E-Rod Garage ng Kagsawa. Hindi ko na nakausap sila kuya dahil busy sila dahil hindi na ipasok yung bus sa garahe. Pero maraming salamat sa inyo mga sir. Saludong saludo ako sa pagmamaneho nyo. Mabilis pero maingat. Salamat din Charlie Hotel. At ito naman ang ating next vlog mga idol. Tara, silipin mo. Yeah, that's right, yeah. It's good, yeah.